So hi guys, for today's vlog, i-share ko sa inyo sa mga first timer pa lang, nakakabili pa lang ng Samsung A31. So kung nagtataka kayo kung bakit ganito, saan ko pwedeng ma-screenshot, kasi may ibang mga mobile na mabilis lang gamitin like Oppo. Pero itong Samsung A31, nagtaka kayo kung bakit saan ba pwede nating ma-screenshot. So for today's vlog, i-share ko sa inyo guys kung paano tayo makapag-screenshot. So dito guys, magsa-start na po tayo. Hanapin na po natin yung settings. So i-click natin yung settings guys. So may settings din dito sa ibabaw kung gusto nyo. So ayan, pwede natin yung gamitin. Napapansin nyo, so ganyan din yung result. At meron dito sa kabila, settings. Same lang din yung result. Next guys, i-click lang natin yung accessibility. So i-click natin yan. Ito na po yung lalabas. Screen reader, visibility enhancement. So, i-click natin yung interaction and dexterity. So, after that, eto na po yung lalabas. So, dito guys, i-click natin yung assistant menu. Ito turn on po natin yan kasi naka-off. So, ito turn on natin. So, nakikita nyo, kulay blue na po siya. So, ayan, na-try natin. Pag nakita nyo po yun, parang apat na dot, yan po yung gagamitin natin. So, pipindutin nyo lang. At, pwede na po tayong mag-screenshot. So, ganyan lang po kadali guys kung paano natin gagamitin yung Samsung A31 sa pag-screenshot. Sana'y nakuha nyo po yung aking pagturo sa inyo step by step. Sa mga kakabili pa lang or sa mga may mobile Samsung A31. Sana'y natutunan niyo po itong aking vlog. Gusto ko lang po sana mag-thank you sa lahat ng mga nag-subscribe sa channel ko. At sa mga bago pa po lang dito, please click yun na po yan. Lensky Vlog. At huwag yung kalimutan mag-like, share, and comment. At yung ating notification bell, pakiclick na din po guys para magiging updated po kayo sa aking mga bagong video. So that's all for today guys, and thank you so much po sa inyong lahat, and God bless you all.